Ano nga ba ang mga tinatanong sa US Tourist Visa Interview? Pag-usapan natin sa video na to. Hey, so guys, if you're watching this video, my name is G. I'm the blogger behind ExoticPhilippines.info and in this YouTube channel, we talk about travel destination, airports, and a lot more, and of course, visas. And sa video na to, pag-uusapan natin ang mga basic or usual na tinatanong sa isang US tourist visa interview. But before anything else, if you are new to this channel or you've been watching a lot of my videos, not frequently, but you've been watching me some every now and then, please do consider subscribing to this channel. Give this video a thumbs up if you like this video so far. Share this video if this will be very helpful to someone that you know. Mag-apply ng US tourist visa. So, this totally will be very helpful. And then, of course, don't forget to subscribe to this channel and ring the notification bell. This video is actually a part of the series that I've been releasing for the past few days, weeks, actually, na all about the US tourist visa. And this is the fourth step in completing your US tourist visa or achieving or trying to get the US tourist visa. So let's have a recap first. Step one is fulfilling or submitting your DS-160 form. Second is paying the US tourist visa. Third, scheduling your appointment for the US tourist visa interview. And of course, the fourth step is the US tourist visa interview. I won't be discussing the interview itself, kung ano nangyari sa akin sa US tourist visa interview ko, kasi I've made that video before. But if you are interested or want to know how to apply for a US tourist visa, and in English, since this series is in Tagalog, kasi most likely, Filipinos will be watching this and they hate it when I speak in English. So if you want to help someone or want someone to apply for US tourist visa and you can only speak in English or know English, so please go to my blog post. I'll put the link down below. It's exoticphilippines.info and just search for the US visa, or I'll just put the link down below this video and in the comment section. And don't worry guys, all the videos that I'll mention in this video, I'll put all the links down there. But disclaimer, I am not a visa expert. I don't do visa processing or any kind of visa. I'm not also from the US embassy or even for the US government. I don't even have a US tourist visa, guys. My mom and I applied for US tourist visa. She got approved. I processed all the steps in applying for US tourist visa, but I got denied. She got a 10 years visa, tourist visa. She've been, as of the moment, she've been in the US twice na, and then for me, never. So in terms of processing or applying for a US tourist visa, I do have the experience, I do have the knowledge, but I don't have the US tourist visa. Again, this is a part of my series on how to apply for US tourist visa. If you want to watch my previous video, my very first video on how to apply for US tourist visa, please click there. But I have the playlist where all the videos I've made about the US tourist visa, how to, my experience and how to apply it, how to apply for US tourist visa, wherein in each video I discuss each step. I'll put in the playlist over there, just click there, or I'll put it down below the comment section, and in the description of this video you'll find everything in there, including the time codes, guys. So if you want to skip, kung gusto niyo mag-skip sa parts na gusto niyo marinig, please just click on the time and then YouTube will lead you to the way where you want to go in life. So anyway, let's now discuss, or let me share to you the basic questions in the US tourist visa interview. How do I know that this is the basic or the common? I did the research, and before the interview that I've got, before ako na interview, sorry, in English ako. Before ako na interview, na alam ko lang mga tanong na to, pero on the day of the interview, I totally blacked out. I have my script, but I supposed to have my script kasi binigyan ako ng tip ng ibang tao kung paano sumagot. Tapos, yan.
nagpalpak ako sa pagsagot. I've actually written about this, guys, on my blog. Again, it's on anxietyphilippines.info. And you should see that blog post right here, right now. So ito pa yung blog post ko. So 27 frequently asked questions in a U.S. Tourist Visa interview. These are the questions that I've heard during the U.S. Tourist Visa interview. Narinig ko to kasi in sa interview day mismo, before ka ma-interview, you have to line up for your turn to be interviewed. So yung mga nauna sa akin na nakikinig ako sa interview nila, and yun, sa makabilaan ko, may interview. Tapos sa harap ko pa, may interview. So, nakikinig ako sa mga questions nila. So, ito yung mga, ano ko, mga questions na narinig ko doon sa U.S. Embassy. At saka, yung alam ko na mga common questions sa U.S. Visa, U.S. Tourist Visa interview. So, number one, ito pinaka-una actually tinanong sa amin sa mama ko is, what's the purpose of your visit, or why are you going to the U.S.? So, bakit ka pupunta sa U.S.? Bakit ka gustong pumunta doon? Bakit ka nag-apply ng visa para makapunta sa U.S.? Some of you might just answer, I want to see snow, I want to see New York. If it is just too corny, like seeing snow, kahit pwede ka naman pumunta ng South Korea at makakita ka ng snow, o sa Japan, pwede naman mo yan sabihin sa iyong interview kung gusto mo talaga makakita snow na made in the US. pwede naman po yan, guys. O pwede din, you wanna go to Disneyland. But for us, mga kapatid ko, sa mama ko, is gusto namin makita yung sister ko na nag-work doon for the past, at the time, 10 years na siya nagtatrabaho doon. Tapos, first time lang namin talaga nag-apply. Kasi nangungulit na siya na bisitahin niyo naman ako dito, kasi yung mga friends niya na nag-work doon, binibisita ng pamilya nila. Tapos kami, hindi namin siya binibisita. Siya lang talaga umuwi kasi yun nga, parang feeling namin wala kaming chance na ma-approvean ng US visa. So mama ko nabigyan, ako hindi. Simple lang, guys, yung kung gusto niya away naman si New York, huwag niyo nang dagdagan ng mga bulaklak. So, if yes or no lang ang question, wag niyo na i-expound. So, yes or no, then yes or no. Sagutin ng yes or no. Second is, have you been to the U.S. before? Well, sa amin, hindi pa kami nakapunta ng U.S. Then, third is, how long do you plan to stay for your visit? Okay, hanggang ilang araw ka, ilang buwan ka magplano mong pumunta sa US. Sa amin, sa mama ko, sinabi namin is 1 month ba yun? O, 1 month lang. Pero yung ate ko, gusto niya 2 months. So, sinabi namin ata is 1 month. Nakalimutan ko na. Be realistic lang, guys, kasi actually, itong question na to is it can get you. Lalo na if you have a work. Diba? Kung may office work ka, tapos mag-leave ka ng 2 months, andun ka sa US, imposible yon. Paano ka kakain? Wala kang sweldo, diba? So, be realistic naman sa inyong sagot, kasi baka sasagot niyo kayo makakatch, at sasagot niyo ang sagot niyo sa interview, ang dahilan kung bakit kayo madi-deny. So, careful kayo sa inyong mga sagot at isipin ng mabuti. So, again, pag-isipan nyo ito kung paano ito sasagutin, kasi pwede kayo ma-follow up question nito ng kagaya ng question ko, paano kayo kakain ng 2 months na wala kayo sa work nyo. Diba? At sa atin, usually, yung 2 months, medyo mahaba na yun as a leave. So, sa US, pwede yan. Pero dito, kaya na impossible na mag-leave ka ng 2 months. Pero, who am I to know? Freelance lang naman ako. So, next is, who will be paying for your trip? Kung ikaw ba magbabayad, o yung boyfriend mong kano, o sa case namin, is yung kapatid ko ba? So, make sure na if ikaw magbabayad, is may papakita mo na capable ka na ikaw ang gumasto sa iyong US trip. So, for example, yung airfare, siguro makakuha ka na ng mga 30,000 cheapest, siguro. Round trip ticket na yun. Pero yung sa mama ko, siguro is around 40 to 50,000 round trip ticket. Kasi, pina Korean Airlines siya. So,
Yun. So, consider that one. And then, hotel. Depende yan sa pupuntahan mo. Sa New York, mahal ang hotel. So, hindi naman siya necessary mag-hotel ka. Pwede naman makikistay ka. Pero, you should consider the expenses. Okay, remember, times at least, or average, is times 50 yung gastos mo kesa dito. Diba? So, next question is, where will you be staying in the US kung saan ka mag-stay? Sa kapatid ko ba? Or sa ikaw? Sa hotel ba? Sa kamag-anak mo ba? Sa auntie mo ba? So, make sure na alam mo din yung address, if ever. Kung hindi naman necessary na alam mo yung hotel kahit hindi ka pa nakapag-book ng hotel, ma-idea ka lang. You'll be saying, if mag-hotel ka, just say, I'll be staying in a hotel in New York. Which hotel? Sabihin mo lang, I haven't fixed my mind yet. Or, if siguro mas best if nag-research ka kung anong hotel na sistayhan mo sa bibisitahin mo na area. Pero again, sa atin siguro most likely makikistay lang tayo sa ating mga kakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak, diba? So, next question number 6 is, what do you do for a living? So, ito tinanong sa akin kung anong trabaho. Ang do for a living is meaning anong trabaho mo. Sa akin, hindi sila familiar kasi I am a SEO specialist. Hindi CEO ha, SEO. Search Engine Optimization Specialist. So, I'm not surprised na hindi niya alam na kung anong SEO. Kasi usually yung mga tao, ha, CEO? Shock sila kasi ako usually rugged looking ako, naka-shorts lang or naka-sandals. Tapos sabihin ko CEO. Hindi, SEO po, search engine. Tapos, tinanong niya sa akin is, what do you do for a living? Ganyan tinanong niya sa akin. Sasagot ko, I'm a freelance SEO specialist. And tinignan niya, kasi usually tinitingnan niya yung papeles ko. Tapos, tumingin siya sa akin, what is this SEO? Tin-explain ko sa kanya. Tapos, mali yung example ko. Doon ako nagkamali, guys. Kasi actually, may strong ties ako dito sa Pilipinas. I have a Filipino client, dalawang company. Tapos, ang mali ko, ang sample ko is the usual sample na binibigay ko sa aking client, which example is flower shop. If you are, for example, if you're looking for a flower shop in Cebu, you type in Google flower shop in Cebu. I should have said na if you're looking for a car rental in Cebu, just like for my client, which is a car rental company in Cebu, if you Google car rental in Cebu, their website should show up in the first page of Google. I should have said that, but I didn't because I blocked out. So, yun ang mali ko, guys. So, make sure na sa pagsagot niyo, may papakita din niyo ang inyong strong ties. Like, sa akin, dapat yun ang sinabi ko. At tsaka, may yung mga rason ninyo kung bakit talaga kayo uwi at wala kayong plano na mag-TNT doon sa US. Kasi yun ang problema nila sa ating mga Pinoy doon, ay mag-TNT. Alam naman natin yan. 7 is, how much do you earn for a living? Ito, hindi to itinanong sa akin. Pero nadinig ko to. Sa kabila. Tapos, 8, do you have any relatives in the US? Sa akin, siguro sa akin, isang batalyon ang relative ko sa US. Pero yung ate ko lang nilagay ko. Actually, may cousin ako na nasa US, US military. And then, may cousin ako na nagpakasal sa isang US military. Pero hindi ko sila nilagay. Yung ate ko lang talaga nilagay ko kasi ayoko naman gamitin sila, diba? So anyway, tsaka yung ate ko naman ang purpose ko na pumunta doon. So yun lang ang nilagay ko. For relatives, hindi naman siya po necessary. Gusto lang na matingnan yung kung may relatives ka ba doon or what. Are you married? Number 9, 9th common question, are you married? For me, yes, tinanong sa akin nito. So, sabi ko, no, I'm single. Why? You have want my number? Sorry, just kidding. Hindi naman. Hindi ko sinagot na ganun, ha? So, next question is, do you have any children and how many? Tinanong din sa akin to. Diba, uso naman ngayon yung mga single mom. Sabi ko, no kids. Plano ko sana, sa script ko na nilagay is,
No human babies. I have dogs. Next question is, where are your children now? So ito, tinanong sa, actually sa side ng mama ko, is tinanong niya kung saan yung mga kapatid, kami mga magkakapatid. So sinabi niya yung isang kapatid ko nasa Thailand, yung isa dito sa Cebu, tapos yung isa is yung pupuntahan namin sa US. Tinanong din siya actually yung mama ko nung nasaan yung mga apo niya. So, or may mga apo na ba siya? Sinabi niya may tatlo siya dito sa Pilipinas, tapos yung pupuntahan niya sa Amerika at that time is magdadalawa. So, makikita daw yung questions, blog post ko. I'll put the link down below. So, 12th question is, who will be taking care of your kids while you're in the US? So, ito napaka-importante na natanong to guys. Kasi, actually, makakatch kayo nito eh. Pag mali ang pagkasagot nyo. Kasi ito tinanong twice sa parents ko nung maliliit pa kami. Actually, dala kami yung nasa US ngayon. At saka ako, minor pa kami noon na time, teenager yung siya. Ako siguro nasa 10, na I was like 10 or 11 years old, or was 9. I was around that age, so minor kami dalawa. So tinanong sa, nung nag-apply yung parents ko. Tapos, ito yung tanong na palit-ulit ng US Embassy sa kanila. At ito yung dahilan. At nung nalaman ng mga kaibigan nila, na tinanong ito sa kanila at yung nalaman nila yung sagot ng parents ko is yun ang nalaman nila na yun ang question na kung saan bakit sila na deny. So make sure na yung sagotin nyo is hindi kayo matatrap. Ayoko i-share kung paano to sagutin kasi ayoko lang. So after that one, actually, tinuruan sila na ng parents ko ng mga kaibigan na paano to sagutin. So, ayaw na mag-apply ng papa ko. Kasi na-hurt siya. Twice siya na-deny eh. So, anyway. 13th question is, do you have any grandchildren? Ito tinanong sa mama ko. And how many? Tapos, next is, where are your grandchildren now? So, tinanong din sa mama ko. Have you been to any country for the past 5 years? Ito, guys. Importante. Ito, pinaka-common to na narinig ko sa kabilang cubicle na narinig ko na interview. So, have you been to any countries for the past 5 years? So, example, 2021 ngayon. So, from 2016 to the present, nakapunta ka ba ng ibang bansa? So, I suggest guys na if magplano talaga kayo mag-apply ng visa, kahit anong visa, kahit hindi tourist visa, is pumunta muna kayo ng mga US visa-free countries such as Singapore, Thailand, para sa mga Filipino na hindi hassle ang pag-apply ng visa kasi nakakatulong talaga siya. Tested and proven po talaga siya. Na-test ko siya kasi, diba, after ako na-deny sa US visa, pumunta ako ng Hong Kong, then makayat ako sa China, then apply ako ng South Korea, and sa South Korea na-approve ako. So yun lang, hindi ako pumunta ng South Korea kasi magla-lockdown. So anyway, next is, who will be accompanying you on your trip? Kasi as for my mom, matanda na siya. So ito yung tinanong niya, tapos sinabi niya ako lang. When do you plan to travel to the US? Kailan ang plano mo? So actually sa amin, ang nilagay namin o sinabi namin sa interview is December pa. Pero pag natanggap na ng mama ko yung visa around November, lumipad na siya agad. Few weeks after kasi excited na yung ate ko. Next is, what are you going to do in the US? Anong gagawin mo sa US? So, yung mama ko, sinabi lang niya, just visit my kid. Sa akin, hindi to tinanong eh. Kasi alam niya, hindi niya ako bibigyan. So, next question is, what property do you have here? I think tinanong to sa akin. Sa akin wala akong sinabi. I don't own anything. I just own me, myself, and I'm just kidding. So yun lang. Simple lang magsagot, guys. Wala. I don't have any properties here. So ganun lang pagsagot niya. Make sure your answers are true and direct. And also, may papakita ninyo na yung wala kayong rason
or wala kayong intention na mag-overstay or mag-TNT sa US. Kasi yun nga ang problema nila sa atin doon. 10th, this 28th question, which places are you going to visit in the US? Actually, that time, ang plano ng ate ko is mag-road trip kami from, actually, ginawa nila ng mama ko. From Sacramento, California, bababa ng LA, then tapos Las Vegas, then Texas, Dallas, Texas, then from Missouri. Yun, ganun. So, sana naka-vlog tayo ng US road trip. So, next batch of question is sponsored trips. Kasi, again, kami sponsored kami ng ate ko sa aming trip sa US. Sana, pero sa mama ko lang ang na-sponsor niya kasi siya lang nakakuha ng visa. What does your sponsor do for a living? Anong trabaho ng sponsor mo? For example, yung boyfriend mo, kano? Or kana? Anong trabaho niya? For our case, yung ate ko, anong trabaho ng ate mo? So, sabihin mo lang for, anong tawag sa, hindi tawag kasi sa atin, tawag natin is medtech, yung ate ko. Tapos, sa US, ang tawag na laboratory scientist. Social, di ba? Scientist. Tapos, next question is, where does your sponsor work? Kung saan nagtatrabaho yung sponsor ng trip? So, yung ate ko, alam naman na sa swerte ko kasi mama ang kasama ko. Tapos, yung mama ko, alam niya kung saan nagtatrabaho yung ate ko. Tapos, ako, ano nga yung hospital na yun? Kasi, 3 hospitals na ata natrabuhan ng ate ko. So, nalilito na ako. So, next is, how long has your sponsor have been in the US? So, sa mama ko is very critical on this. Sinabi niya talaga yung date. Sabi niya, she was there April 2000. So, about 10 years. And the console actually smiled kasi alam talaga ng mama kung kailan siya lumipad. The next question is, when did your sponsor enter the US? So, yun, yung date yung nakatulong dito. Next is, what visa did your sponsor enter in the US? So, anong visa na ginamit ng sponsor? For example, delikado ka dito kasi baka tourist visa tapos hindi na umuwi. Or tourist visa, tapos kumuha daw ng working visa, baka yun din ang gagawin mo. So, delikado ka din dito. So, make sure yung sponsor mo, clean record din. Diba? So, next question is your sponsor married? For my sister, if she is married. So, does your sponsor have any children? O, meron ba siya mga anak? So, yun lang pala yung mga nadinig ko doon sa US Embassy mismo sa araw ng aking interview, ng US tourist visa interview. Actually, may estudyante din doon na hininga ng itinerary. I think yung purpose niya ng visit sa visa is to tour. So, hiningan siya na talaga ng itinerary. Buti na, pero parang prepared naman siya kasi kumuha siya ng papel sa bag niya. Yun ata yung itinerary. So, make sure na pag sinabi niyo, mag-tour kami with the class, mag-example, field trips, social field trips sa US. So, dapat prepared ka sa mga itinerary sa field trip. Kung bibisitahin mo yung relative mo, like for your case, ate ko, at alam mo kung saan siya nakatira. Actually, sa araw na yun, memorize namin yung address niya. Tapos, kung saan siya natatrabaho, anong visa na na-hold niya ngayon. Like, is she, what is called, legal resident, was it the term? I forgot. Pero, yun nga, green card holder ba siya? O ano? So, again, guys, yung mga question nila is very simple. Para ka lang nag-autograph, autobiograph, ano yung mga pinifill out natin in the mentor days. Uso pa ba yun? And is it still around? So, anyway, guys, napaka-simple lang. Pero, yung mga question can actually catch you to fail the interview and get denied the penalties. Huwag kayo masyadong kumpiyansa. Make sure na yung mga sagot ninyo is totoo at saka mapapakita ninyo na wala kayong rason na mag-TNT doon sa kanila. Kasi yun nga, ang problema nila sa atin na mga Pinoy doon is mag-TNT. So, a couple of tips lang guys on how to answer the question. Tip lang is that
go to this link of the blog post. I'll put the link of the blog post down below in the comment section and the description of the video. Tapos punta nyo, i-copy paste ninyo yung ano, yung question. Tapos sa baba, sagutin ninyo. Now, here's the tip on how to answer the question. One is make sure na direct kayo mag-answer. Kung kailangan lang ng yes or no answer, or like, for example, how long do you plan to stay in the US? Kung 30 days, sabihin nila 30 days. No need to explain. 30 days because I want to visit the Disneyland for 2 days. Then I'll be in Las Vegas, and you don't have to do that. Hindi niya kailangan ng gawin yun. Kung tanong lang is ilang araw, sabihin niya 30 days. Kung 30 days talaga. Okay? So, be short, be direct sa inyong answer. And important is, dapat totoo. Kasi kung hindi totoo, gagawa naman kayo hindi totoo. But to cover up that hindi totoo na story. So, madahanggang dadami na lang yung mga lies na ginawa ninyo. Na hindi niyo na alam kung ano ang mga sinabi niyo. So, make sure na totoo. At, of course, huwag kayo mag-present ng fake documents. Huwag kayong gumawa-gawa kahit yung ano, yung bank statement, bank certificate. Huwag kayong gumawa ng sarili niyo tapos ipapresent niyo doon sa embassy na yun ang inyong bank certificate. Huwag kayong gumawa ng ganyan kasi pwede pa kayo ma-ban from the US embassy, or pwede kayong ma-kick out sa embassy. Actually, I've seen that sa border control doon sa, it's a TV show. So, doon ko, so, pwede kayo maban kung mag-fake documents kayo. Kahit fake information, like sabihin nyo, nag-aral kayo sa ng law, hindi naman kayo nag-aral ng law, so pwede lang malaman, nagba-background check sila guys. Talagang inaalam nila kung totoo ba yung sinasabi nyo. At tinitingnan nila kung may history ka ba ng nag-TTNT or mga illegal na mga stuff. So, careful kayo sa pagsagot ninyo. At dapat totoo. And most importantly, dapat mapakita niyo sa pagsagot ninyo na hindi kayo, o wala kayong plano, o wala kayong intention na mag-TNT doon sa Amerika. Na talagang maglalakas lang kayo sa Amerika, o bisitahin niyo yung mga kakilala niyo, o yung papatibok na inyong puso. So, sabihin nila. For example, yun nga, yung mali ko na dapat, yung regular usual example na binibigay ko sa aking mga client, if you're discussing about my job, dapat is mention ko yung na I have my client here in the Philippines, which is a car rental company, and another company which is based in Cebu. I should have said that one and I didn't. So yun dapat ang method na pag-mention niyo. So try na ma-insert ninyo na meron kayong strong ties dito sa Pilipinas, like, or rason na mauuwi talaga kayo dito. Yung mga anak-anak, usually, yun talaga ang rason bakit kayo nag-TTNT kayo. Para kasi may padala kayong malaking pera sa inyong mga anak. So, hindi yan masyadong malaking strong ties. So, as for how to find out na na-approve ka or na-deny ka na US tourist visa, napaka-simple lang guys, pag isa sa uli sa inyo yung passport niyo at kasama na may colored na papel, sa akin binigay is blue, is meaning is denied kayo kung isa sa uli yung passport niyo. Kung hindi naman kinip nila, tapos sasabihin naman nila sa inyo, congratulations, you've been approved for US visa, and and then he looked at me and I'm sorry, it's not your time yet. Yun bang sinabi niya, I forgot. Tapos kinuha ko na lang yung passport ko at saka yung papel. Yun lang. So, actually, pagkatapos talaga ng mga questions nila, siguro, minsan, dalawang question, tatlo, yung iba doon. Tapos, sa amin, madaming question kasi dalawa kami ng mama ko. Tapos, yung mama ko, madami siyang sinagot. Ako din, medyo, madami akong sinagot. So, depende yan sa consul. Pagkatapos na magtanong-tanong sa'yo, ibibigyan niya agad yung resulta kung approved ka ba or denied. Yun lang. Instant siya guys na malalaman niyo kung approved pa kayo denied at sasabihin naman sa inyo. Again, yun yung signs kasi hindi mo masyadong maririnig sila kung denied ka ba or approved. Yung sign is isa sa uli yung passport at saka i-keep yung passport. Isa sa uli, meaning denied, i-keep nila yung passport kasi tataka nila ng visa. So that's pretty much it. Now, if you like this content so far, please maawa naman kayo
mag-subscribe naman kayo sa channel ko. Give this video a thumbs up. Share this video doon sa nagpa-plano mag-apply ng US Tourist Visa or mayroong upcoming na interview sa US Tourist Visa sa US Embassy. Subscribe to this channel. Ring the notification bell. That's pretty much it, guys. Thank you for watching this video. Please, if you have any questions, please don't be shy. Ayaw mo ka-uwaw. Huwag mo kayong mahiya. Magtanong sa ibaba. So, yeah. But make sure na bago kayo magtanong, manood. Actually, right now, nanood kayo na panood niyo yung buong video. But anyway, that's pretty much, guys. Thank you for watching this video. See you guys on the next video. Bye!